Nako, nahuli na. Eto na ang ating Coast Guard. Sumugod na. Kaya yung ating ibang mga bangka na nandito ngayon, ano, biglang nagtakbuhan, kumaripas na po yung ating mga bangka. Ayun, oh, yung iba nagmamadali na po dahil nga po, no, tumakbo na ang ating ibang mga bangka. At kaya naman pala ito sila, kuya, nagdali-dali na. Ayan. Buti pa tong dalawa na to, tahimik lang sila, oh. Ang swerte naman. So, nandito sila nakatungtong. Ayan. So, mga taong ito na mga maliliit sa ating mga viewers. At ganito pag sobrang low tide. Talaga naman, ito ang tatambad sa ating lahat. At yung pangingitim nga po ay ito yung pangingitim. At meron pa, ayan o, nasa tabi na sila o. Wait lang ha. Ayan o, nasa tabi na po sila. Pakita ko lang po sa inyo. Kung yung mga ibon ay gulong-gulong, ayan naman po. Ayan o. Alimasag. Grabe. Alimasag po yan. Gracias.
nandito sila. Kuya, nahuli sila. Kaya nga, kanina ko pa din yung problema ngayon. Ayaw nila magaling. Ayaw nila kasi, no? Bawal kasi talaga dito. Bawal talaga dito. Ano yan, kuya? Mga ano lang, sakto-sakto lang, pangulang. Pwede na yan, kuya. Pero talaga sila, no, pinuruhan. Pinuruhan nila talaga ng uso. Napuruhan tuloy. Ay, nako. Ito yung isa, no, nakakaawa din naman. Kasi pagkakataon na po na makakuha ng mga iba't ibang mga lamang dagat nga dito sa Manila Bay. Kaya nga lang kasi bawal. Ano ba ang magagawa natin kung ayaw din naman nila sumunod sa bawal? Ay, ito tuloy. Nahuli po sila ngayon. At dito sila, kuya. Ayaw pa nila tumigil dito sa kabila. Madadala din po ito sila. Ito, ikot ko lang po kayo, ha. Hindi pa sila natatauhan. Yung mga kasamahan nyo po, nahuli na. Alis na kayo dyan, kuya. Nahuli na po yung iba nyo. Sa inyo eh, yung ating mga pulis na nandito sa Dolomitesan at ang ating mga SG po ay yung kumukuha, talagang naka-report po yan. Ayan, nahuli na po yung ating mga ano. Ayan o, nanahimik po dito sa side na to. Nasa phase 1 tayo. Dahil nga po ay nahuli po ang ating mga mangingisda dito sa Manila Bay Dolomites sa nagkakagulo. Ngayon ay biglang nanahimik po dahil ay nahuli sila. Bawal kasi. Ano ba ang magagawa natin? Natahimik. Biglang nawala yung mga naging ingay ng mga bangka. Yes, good morning! Manila Bay Dolomites, saan po tayo? Tuloy lang po ang update natin, no? At ayan na nga po. At ito yung mga ibon ngayon dito. Nagkakagulo. Fiesta kung fiesta, yes. At dahil nga po sa iba't ibang klaseng mga lamang dagat po na napapadpad o nandito mismo sa Manila Bay Dolomites. At sa mga baguhan, yes, welcome sa channel ni Miss Jolani Dorabas. Mahalin niyo po ako ng buong buo. Yun ay hindi galing sa ilong naman. Garo sa buwan! Ayan, so, wow! Nangahunting po yan, yung tagak na yan. Ayan, oh, ang dami nila ngayon dito, oh. So, madilim, makulim na lang ating update. Pasensya po. Kung malabo ang ating kuha, no? Pasensya lang po. Ayan, so dito tayo. Ipot ko lang po kayo. Ngayong araw.
papalautay pa pala ito. Sa Usaping Manila Bay, nandito pa din po ang ating Stero Rangers ng DENR, MMDA at ang ating DPS Mandaragat doon naman po sa Manila Yacht Club at ang ating mga security guard, ang ating mga marshal at syempre sa ating mga volunteers. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sabi ko nga, umulan, uminit, bumagyo, nandito po yan sila at hindi po yan nawawala. Patuloy po na mayroon pong naglilinis. Sa aking mga viewers, sa mga nagsasabi na wala na daw pong naglilinis, hindi po, nandito pa din naman. Kumbaga walang iwanan. Yung maitim na po yan, ayan po ay ang ating mga tahong na mga maliliit dito sa Manila Bay Dolomite Sand. At kitang kita po natin gawa ng sobrang low tide na po. Pag hindi po siya low tide, hindi nyo po makikita yan. At hindi din po tayo dito makakatungtong mismo dito sa mga tahong na ito. So yung nangingitim dito sa Dolomite ay mga tahong po ito. At mga iba't ibang klase ng mga lamang dagat na nakikita natin, talaga namang buhay na buhay po. Kaya na lang ganito, ano, dahil ay pinagpipiyastahan ng mga ibon at sumusugod din po talaga sila pag marami pong mga biyaya. At syempre yung ating mga maliliit na mga mangingisda biglang sugod. Yun nga lang, syempre nahuli po sila.